guys, and welcome sa Kada Crown Season 5. At ngayon, nasa episode 26 na tayo. If I am right, I think we're 26 na. Pero, napansin nyo ba na iba na tawag ko sa inyo? Sages na, kasi nung nagla-live ako sa Twitch, kung hindi pa kayo naka-follow sa aking Twitch, ito yung pangalan ko sa Twitch, ayan. Meron din sa description down below yung link na kung saan yung aking Twitch channel para madirect kayo doon. Dahil nagla-live ako for like, biglaan. Pero para naman ma-notify kayo, follow nyo na ako sa Twitch. So, ayan. During sa live stream ko kasi, may nagsuggest. Tinatanong ko kasi yung mga chat or viewers. Ano ba tawag din sa loob ng Twitch? But anyway, tinanong ko sa inyo kung ano ba yung gusto nyong itawag ko sa inyo. Kasi yung iba sa inyo, natatakot na sabihing hello mga kakulto. Kasi parang, ang weird pakinggan para sa inyo. So, of course, I consider naman yon. And buti na lang at nag-suggest si Beatrix. And thank you very much, Beatrix. Ang sabi niya, mga sages na lang daw ang tawag ko sa inyo. Yung iba naman, sabi, witchy. Pero I think I prefer sages. Naglalaro kayo ng Valorant. Parang kayo si sage. So, sage is like, formed din siya of like, in a magical term, word. So, yeah, I think sages na yung yung itatawag ko sa inyo. But anyway, so, ano na nga ba yung update natin dito sa ating base? Kung mapapansin nyo, meron na tayong layout dito. Ito yung ginawa ko during live stream. Nag-layout ako and also, nagbaklas ako ng mga blocks dyan. Dahil kung mapapansin nyo, di ba puro bundok? Hindi mo, puro bundok. Puro mountain siya, like mga ganyan dito. So, binaklas ko na siya kasi nga, gagawin natin siyang sandstone. Puro sandstones and sand. Pero dito, nag-build ako ng puno. Ayan. Yung napakaganda natin puno. Dahil mas maganda siya tingnan. Kasi diba sa desert, wala masyadong puno. Tapos, walang dahon. Pero I think I prefer na mayroong dahon kaysa sa gumawa tayo ng dead tree. Mas gusto ko na buhay yung magiging itsura ng ating puno dito. So, parang siya, ito yung puno ng palm tree. So, ayan, naglagay ako ng mga, is that a beetroot? No. TM beetroot. Yan ay cocoa. Cocoa, yan. So anyway, as I said nga na gumawa ako ng pang-layout dahil kung mapapansin nyo, kung tayo ay mag-free cam, ayan, nalabas ko lang aking kaluluwa. Dahil dito, meron tayong mini tore na gagawin dito, na i-build. Dito sa side na ito, at dito naman, kung tayo ay pupunta dito sa may malaking bilog na to, ay dito natin ilalagay yung dalawa nating tore. So, kumbaga, ito na yung magiging main entrance natin. Kung mapapansin nyo dito sa gitna, yung daanan. So, papunta siya doon. So, kung kung may kita nyo dito sa map, ayan, may kita nyo na ang ating layout. So, para may visual na kayo kung ano yung mangyayari sa ating base. So, dun sa maliit na bilog, nandun yung mini tower. And sa dalawang bilog ay yung malaking tower na i-build natin. So, kung yung lugar natin is pababa siya. Hindi, pag ganun. Pag ganyan sa arrow. Kung nakikita nyo yung arrow ko, I think you can see naman sa recording. So, yung base natin na magiging pag ganun. Kasi, tingnan nyo naman, masasakop na tayo ni Rob sa kanyang city. Malapit na niya tayo sa Kupen. Kaya, kailangan natin mag-adjust at kailangan natin bumaba yung build natin ng pag ganun. So, okay lang. At meron naman tayong space dito at wala naman tayong masasakupang ibang base. So, ayan. Ayun nga lang, buti na lang, sa previous episode natin, nagpatay tayo ng Wither. And ayun, nakakuha tayo ng Nether Star para naman mapabilis yung ating pagsira dito sa bundok-bundok na ito. So, ayun. So, for this episode, mag-i-build na natin tong dalawang malaking tore na to at yung maliit na tore dito. So, I think, kaya ko bang anuhin? Para makita niyo yung buong visual na tore. Sige, tatapusin ko na lang to para naman mag-progress tayo. Kasi sa susunod na tower, may mga tower-tower pa akong nakapaligod sa ating base. Kasi gusto ko siyang surrounded. Tapos, nasa gitna yung ating community na kung naiisip nyo yung ganong itsura. So, ayun yung magiging itsura ng ating base. O nga pala, kung aakyat tayo dito, napakadami yung suggestion na pwede nating i-build dito sa ating base. At maraming salamat sa mga suggestion nyo kasi super dami talaga. And I forgot to bring my old sign. Yung sign. Nakalimutan natin ilagay. Anyway, so kukuha lang tayo ng sign. And kung mapapansin nyo dito, nandito na yung ating mga chests. Ayan. Sa live stream ko, nag-collect
nag-collect, nag-grind ako and nangolekta tayo ng mga materials at ayan na, naka-ready na yan dyan para i-build natin para sa ating i-build dito sa tower na ito. So ayan, naka-ready na siya. So I think may tira pa akong sign. At thank ya. I think kulang pa yan, so kailangan natin dagdagan. Kasi napakadami yung sinuggest na pwede nating i-build dito. And nakakatuwa lang kasi the more na nagbibigay kayo ng idea, eh the more na nas nagaganahan ako na mag-build. Ah, kung ano, pwede ko tong i-build. Yung pyramid, yung statue, yung parowa, at sobrang dami nyo talagang na-suggest. At ayan na nga, so meron na tayong sign dito. Kung mapapansin nyo, eh ito yung ating Desert Builds project. Pwede tayong mag-build ng pyramid, desert temple, 10 shops, at well. So, hindi pa natin yan na, wala pa tayong nabibuild mas, kung, eh, wala pa. Wala pa tayong nabibuild maski isa sa nilagay natin sa build project. Pero may idadagdag tayo para naman hindi ko na makalimutan. So kukunin ko na yung aking cellphone. And then, dahil kinolekto ko sa mga comments na kung saan yung nagtanong ako kung ano pa ba yung pwede natin i-build dito sa ating base. So ito, sabi ni Zara Jane Loresto, sabi niya, since Egypt team po kayo ngayong season, pwede po bang akong mag-suggest na maglagay po kayo ng desert village sa inyong base? Hehe, yun lang po ating Lillian. Thanks. Sure, why not? Okay, lalagyan natin dito ay Desert Village. Maganda rin yun ah. And then, sunod naman, sabi ni FT God, build po kayo ng Great Sphinx of Giza. Tama ba yung pagka-pronounce ko? Baby, I'm wrong. Pero, anyway, i-build natin siya. Hindi ko siya alam kung ano to. Pero I think may idea ako kung anong klaseng Sphinx of Giza. Giza? Ito. Pero, wait lang, i-search natin. Tingnan ko kung kaya ko ba itong i-build. Kasi baka naman grabbing... Ano yun na hindi ko kaya. Pero pag hindi ko kaya, eh, syempre itatry pa rin natin i-build yun. Ano yun? Magiging challenging yun para sa akin. Kasi para matry ko naman yung ibang building styles kung kakayanin. So, wait lang, search natin. Ah, okay. So, ito yung Great Sphinx of Giza. Hindi ko alam, baka mali pag-pronounce ko. Pero ito na nga. Sabi ko na nga ba, parang ganito siya eh. So, itatry natin to i-build. Siguro kaya naman natin siya i-build. As long as meron akong reference, ayun, makakatulong yun para mag-progress yung ating i-build. So, ilalagay natin yan sa ating board dito sa ating build project. Yan, Great Sphinx of Giza. And, sunod naman, kay Joker Martin Kapasi? Yeah. Sabi niya, Atenillian, suggest Desert Oasis build para po mainuman ang mga alaga niyo. Desert Oasis... Wait, let me check. Oh, okay. Ito yung Desert Oasis. Okay, pwede natin siya i-build. Very easy lang siya gawin. O nga naman, mayroon tayong mga alagang hayop na si Kadesjan, si Chameleon. No, Chameleon. Si Nelly Sue. Okay, si Nelly Sue. Don't be jealous, Nelly Sue, na tinawag kitang Chameleon. Pero, yeah. So, meron tayong alagang camel. Hindi lang alagang camel. Pati si Zinellian. Tapos yung si Rovlin, yung naampon natin dun sa... Yung naampon natin na donkey kay sa base ni Rov. So, hindi lang yun. May pusa pa tayo. At syempre, hindi lang yung mga hayop na yun yung magiging hayop natin dito. Dahil, paparamihin natin sila. Pero hindi naman sobrang dami ka na kung saan ay maglalag na yung ating base. So, alagay natin dito is Desert Oasis. Ayan. Ito naman, sabi ni Krademation. Ayun. Tenillian, gawa po kayo ng Witch Coven pero desert team po. Very good idea. So, pwede natin din yung gawin. So, Witch Coven na desert ang team. Ayan, pwede rin yan. Since literal na witch tayo, kailangan natin gumawa ng coven for our... Ah! May isip ako. Mapupunta yun sa Desert Temple. Pero, kumbaga, Witch Coven na din siya. Pwede natin i-combine yun. Okay, sana hindi ko to makalimutan at sana may balik ma-preview ko tong video na to. Dahil meron ako agad na naisip na i-build sa Desert Temple at saka sa Witch Coven Desert. So, yeah. Ayan, sabi naman ni user, blah, blah, blah. Hindi ko alam kung anong pangalan, pero something number and letters lang siya. Sabi niya, hi po ate, may request po sana, gumawa po kayo ng water source na parang maliit na lake. Ayun, maliit na lake. So, mapupunta yun sa Desert Oasis dahil may mga tubig tayo. Tapos, maglalagay din ako ng mga lake or parang waterfalls, na mini waterfalls na daluyan doon na para kumonekta doon sa tubig natin doon sa baba. Pwede din yun ah. So, masasama siya sa Desert Oasis.
Pero sana maalala ko na ayun yung maibibuild ko doon. Pero I think maalala ko yan kasi meron naman tayong ditong board. Tapos may nagsuggest din, sabi ni Hunati Kenshi na suggest build po ang Jerusalem parang village po or desert wall. Yung pinakabakod po ng kabuuan ng base mo. So, ayun yung current na gagawin natin ngayon. Na kung saan ay maggagawa tayo ng tower and wall sa palibot na ating base. Pero sinasabi niyang Jerusalem na parang village. So, mapupunta yun sa desert village natin na kumbaga dito. So, pagsasama na lang natin yun. At dito na lang natin ilalagay yung ating desert wall. Ilalagay na natin tower, desert wall. And then, sabi naman ni Andrew James, hi po ate, it's me po again. Since sand ang favorite mong block, and alam natin na ang sand ay pwede din makita sa beach, pwede po ba kayo mag-alaga ng turtles, tapos gawin mo po sila ng turtle paradise, yung mukha pong mini beach, thank you. Oo nga no, nakakalimutan ko na meron pala tayo ditong pagong. Yeah. So, never pa ako nag-alaga ng pagong. Nag-alaga na tayo ng palaka, ng baboy, baka, camel, horse, donkey. Pero never pa yung pagong. So, good idea yan. Good thinking. So, maglalagay tayo dito ng mini beach. Ito na yung mga nakolekta ko sa inyong mga comments. Yung iba kasi na pare-pares na yung mga sinuggest nyo. Like pyramids, desert temple. So, hindi ko na siya sinama. So, yung mga... Itong bago na nilagay natin sa board eh. Ito yung ating bagong maibibuild dito sa ating base. So, nakadalawang hilera na tayo, no? At ito pala yung ating mabibuild sa ngayon, yung tower desert wall. Pero hindi ko pa siya tatapusin ng buo. Dito sa ating portal, Ay! Pakalaglag na nga lang tayo. So, kung mapapansin nyo dito sa ating portal, napakalungkot. Super lungkot niya at ayoko ng ganyan. Gusto ko bongga. Gusto ko yung... May keme-keme-lu. Kaya aayusin natin yung ating portal. At meron akong naisip na i-build at kung ano magiging itsura ng ating portal. Kasi diba maganda kapag sa unang entrance pa lang napakaganda ng iyong una may kita. So, ilalagay natin yan dito sa ating build project ay yung portal. So, ilalagay ko lang ay portal para maalala ko na isa din to sa i-build natin. So, ngayon, sisimulan ko na ang pag-build ng ating tower and walls. So, ngayon, sisimulan ko na ang ating pag-build and hopefully, matapos ko siya today. Para naman, ma-edit ko for tomorrow. Hopefully. Pero let's see. Kasi, napakalaki niya. Ang laki ng ating i-build. Pero, tama na ang dada and let's start na para magawa na natin ang ating trabaho at bibigyan ko na lang kayo ng napakamalupit na time-lapse. Enjoy! Hello, Abby Reese. Hello. Wait lang, nagbe-blur ang iyong paligid at naka-focus lang ako sa iyong character. Yes. Syempre. Pares na tayo ng paningin. Pares na malabo. Pares malabo ang nasa harap. Onte. Kaya nga eh. So, ayan. O nga pala, Abby Reese. Ako po ay... Sige. Napansin ko kasi, 'di ba, habang nagbi-build ako ng tower ko and wall, tapos 'di ba, syempre yung mga gamit ko nasa baba, ayun oh, kita mo 'yun, ayun oh. Ay, hindi pala kita kasi nakaharang yung bahay ko. Ayun oh. Ayun, kumikita mo yung mga chest ako diyan na may label. Mm-hmm. Tapos napansin ko, bakit parang may another chest na naman dito? Ah. Bakit? Dinagdag ko po.
Ay! Uy! Uy! Wala lang yung kahong! Asya din nalaglag. Hindi, pinunta na kita. Ano to, shortcut? Di pa kasi, ano pa kasi siya, hindi pa siya functionable and delikado pa siya sa ngayon. Ito, oh, nakita ko, ang dami na namang chest. Ito ba yung pinag-usapan natin noong nakaraan? Opo, yung 10 double chest. So, medyo na loose count. Kaya nga, sabi ko, sa, di ba sa binayaran lang kita ng 10 diamonds, pero bakit sobrang 10-2? You know? Sobra siya ng 8. Maniningil po talaga ako dito. Kaya nga eh. Tsaka, ano din eh. Ah, ito. Sige, wait lang. Diyan ka lang. Kukunin ko lang yung aking pera. Okay? Wait lang. Gabi naman ito. Sobrang bilis ng ating pag-deliver. Kailangan ata natin siyang tipan. Hello, I'm back. Hello. Ito hey, na po. May lampara pa. Madilim ba? Oo, wait. Pero medyo dark siya kaya, ayan. So, ito. Medyo na ang aking bayad. Ang yung kulang kasi since napadami ang iyong ano yun paghakot tsaka dahil sakto. Yes at dahil sa sobrang bilis mong maka-deliver ng mga sunstone eto may tip ako sa iyo ayan wala tip tunay ito oh tunay yan grabe apaka generous naman yes yes kasi ano siya kumbaga diba sa may delivery may regular tapos ano yung may fast delivery din or yung normal delivery lang so yung ata naka fast delivery ako eh basta pag kailangan mo lang hindi talang rin pero baka depende na sa pangangailangan ko kung diamonds so netherite oo, or gold lahat ng kailangan mo meron ako pero kapalit lang lagi eh sunstone Sige. Ano, hindi payag, lang. Payag. Oh, sige. Kahit nga netherite eh. Uy! Netherite? Netherite. Tunay ba? Netherite? Netherite ingot. Oo. Pero pag-iisipan ko pa kung magkano, ay kung ilang sandstone yung pwede sa isang ingot. Kasi, alam mo na, mahirap din kumuha ng ancient debris. Kaya, yun. Sabagay. Sige. Pero kung sakali lang naman na makailangan ako ng extra. Kaso, mas kailangan yun ni Rob. Ah, yung ancient debris. Meron naman yeah. Ako. Hindi, sa pinaghatian kasi namin, meron pa akong tira. Eh, aanhin ko yun. Complete set na ako eh. Sabagay. Pag-usapan natin yan sa susunod. Yes, I will contact you in I don't know how many business days. Kasi sobrang dami po. Medyo hindi pa nga ako nangangalahati ng bawas dito eh. Oh, sa mga sunstone na ginarind mo. Okay lang. Basta pag may mga isang double chest na lang natira, tawagin mo ako. Ah, mabilisan yan. Lang to. Yan, sige. Hindi naman nakabother na yung pag-ano. Hindi, may inaasikaso lang ako sa ngayon, kaya nadidelay ang aking uploads. Ah, mag-upload ka na daw kasi. Ay, sorry, na sorry, 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 sorry. Sorry po. Madaw, ang tagal. Kaya busy ngayon. Ang inyong Kuya Abiri. O siya. Sige, ako yung magpapaalam na. Sige, ingat and thank you again sa ayong servisyo. sa inyong service. At talagang namang nakakaano. Anong tawag doon? May word ako na gusto sabihin pero nakalimutan ko na. Pero yeah, you give me a good service, sir. Thank you. You're welcome. Jeez, grabe. Tingnan niyo naman yung ating tower. So sabi ko sa inyo, tatapusin ko yung buong tower. Pero napaka-imposible kasi, yun na naman yung mukha ko. Sobrang liwanag. Dito nga muna tayo sa, makulim. Hindi naman makulim. Sa medyo dark. Sa medyo, ayan. Yan, goods na ata. Yan, so kung makikita niyo sa ating background, meron na tayong na-build na wall and towers. Ito, mag-free cam na lang ako. So kung mag-free cam tayo, ito na yung ating wall na i-build. Sabi ko sa inyo, mag-build, i-build ko yung dalawang tower dito, ayan, at yung tower dito na maliit, at papaligiran natin ng wall. Pero, hindi ko siya kaya. Like, ilang oras kong natapos tong build na to, it yung mini tower lang, at saka yung wall na both side. It took me so long to build this, pero, ang ganda ng na-build nating tore. At plus, nilagyan pa natin ng shaders na mas lalong gumanda, at mas gaganda pa to paggabi. Tingnan nyo, hintayin natin na gumabi siya, kasi ang ganda ng
ang lighting niya paggabi eh. Ayan na, paggabi na nga. At siguro mas maganda no kapag nagre-record ako paggabi. Kasi mas okay at nakikita yung aking mukha dito sa facecam kapag paggabi na. Kasi kapag umaga eh, nagliliwanag at parang blurred na yung mukha ko. But anyway, tayo ay mag-freecam dahil ipapakita ko nga sa inyo kung ano yung itsura niya paggabi. So ayan, ayan yung itsura niya paggabi. Diba ang ganda? Diba ang ganda? Like, parang siyang may ambience. Mafe-feel mo yung ambience dyan. What if kumpleto natin tong buong tower? Hindi ko siya ibibuild ng buo na isang bagsakan kasi wala, madrain ako and hindi sapat ang aking oras. Pero sa ngayon, eh, not bad. At beta-bet ko yung ating mini tower sa ngayon. Grabe naman kayo, guys. Grabe yung mga fan art na ginagawa niyo sa amin. Like, sobrang na-amaze ako kasi napakaganda. Like, sobrang talented nyo. Like, lagi ko tong sinasabi. Paulit-ulit ko sinasabi. Pero napakahusay nyo sa pagpa-fan art at sobrang nagugustuhan ko talaga lahat yon. And ipopost ko dito, syempre, for appreciation. Sobra sa inyo kasi pinaglalaanan nyo talaga ng oras. Alam kong paulit-ulit ako na pagsabi na pinaglalaanan nyo ng oras, na napakahusay nyo. Kasi ayun naman talaga, like, sobrang ganda. At pasensya na kung wala tayong mga appreciation post ng mga nakaraang video kasi minsan nakakalimutan ko. And siguro pipiliin na lang ako ng tatlo for appreciation post at ilalagay ko na lang siya dito. So, ayan na. Yung tatlong to. Thank you sa appreciation post at thank you din sa mga fan art natin. Fan arts, yes. So thank you very much. And also, thank you Sages for watching and see you again to my next video. Paalam!